Hello, good evening mga masters. I'm back, Wishmaster. Alright, so we're on our way to Pituguhan, Barangay Pituguhan, sakop ng Almeria, Biliran. Kasama ko po ngayon si PJ Motovlog. Ayan, sa unahan. At saka si Moto Breezy Rider. Mga kagrupo ko sa Evo Riders Club Philippines Team Evo Biliran. Woo! Our mission for tonight, magdadala po kami ng, maghatid po kami ng pera sa beneficiary nung ginawa namin charity noong May 27. Okay, noong May 27 po kasi nagkaroon kami ng charity ride, second charity ride dito sa probinsya ng Biliran. Short background lang nung beneficiary namin. Nabangga po ng van nung election time. Siguro mga 6 PM nangyari yun. So, accordingly and allegedly, nakainom yung driver ng van sa kasamaang palad, sa tindi ng impact ng pagkabangga. Ayun. Kamuntik na mapuruan ng yung beneficiary, no? Good thing is awa ng Diyos, nakasurvive siya. Kaso yung left leg niya ay nagkaroon ng malaking sugat kasi dito sa may tuhod, no? Kamuntik pa nga putulin yung paa niya, pero tatlong doctors ang nagsuggest or nagbigay ng medical advice na pwede pa namang masalba kasi bata pa naman yung biktima. Kaya nagawa nila ng paraan na ayusin at hindi na lang putulin yung paa. No? So, dahil syempre humingi ng tulong yung kagrupo din namin, kakilala niya kasi yung biktima, yung beneficiary, at personally pinuntahan ko po yung bahay ng biktima sa Sitio Pituguhan. Nakausap ko yung tatay niya. Part kasi yun ng assessment namin kung talagang karapat dapat na mag-organize ng charity ride, kasi malaking event kasi pag charity ride. Tsaka rescue din yung ganun, siyempre. Baka may masamang mangyari na sa mga participants, lalo-lalo na sa mga riding public na or mga ibang road users sa communities, no, sa mga communities. Kaya maingat din kami. Ayun, pero na-realize din namin nung May 27, kaya nakalikom kami ng pondo para ibigay na tulong sa aming beneficiaryo, no, sa biktima ng banggaan. Nung makita ko yung parang agreement yata yun, agreement between sa driver ng van tsaka yung side ng biktima, inano nila doon na tutulong yung driver sa mga gastusin, no? At ewan ko lang kung totoo na mahirapan daw or tagilid pag nagkaso yung biktima, kasi accordingly wala raw lisensya yung biktima nung time na nag-drive siya ng motor na nabangga siya. Ewan ko lang kung registrado din yung motor. Basta yun ang sabi, wala raw lisensya, kaya ayun, mahirapan daw talaga magkaso. At saka tinanong ko rin yan sa isang LTO enforcer. Yan yung sagot sa akin, na mahirapan daw talaga pagka ganun. Kumbaga walang walang chance na manalo sa
korte yung ganun kasi nga dahil wala siyang lisensya. Diba? Ewan ko lang kung ganun katotoo. Mas mainam talaga mga masters, may mini driving light yung motor natin, oh. Auxiliary light. Kaya nito, madilim yung daan. Tsaka sa kagaya kung may problema sa mata, medyo malabo na rin kasi gawa ng sa line of work natin, no? Babad tayo sa computer. Kaya ganito, pagkagabi, nahihirapan ako sa ano ko kasi malabo yung paningin. Kaya tamang ano lang, takbo na kakayanin lang yung limit natin, no? Huwag natin i-push nung hindi kaya. Napapansin nyo, talagang naiiwan ako kasi Honda Beat 110 lang yung gamit ko. Eh, yung dalawa naka Raider 150 mga yun eh. Sana all! Si PJ Motovlog at saka si Moto Breezy. Yan, naulan pa. Pero kahit ganito naulan or ano, ini mahina pa lang naman. Tuloy pa rin yung mission namin. Ganito kami mga riders, lalong-lalo ng mga charity riders, no. Isa talaga 'yan sa advocacy namin na tumulong sa kapwa. Kahit minsan yung mga riders nababash din gawa ng ibang mga riders ng kamuti sa daan, no. Instead yung purpose is para sa kabutihan. Oy, wait lang. Dito yung kasama namin. May isa kaming kasama, kagrupo namin, babae. Shout out sa inyong lahat. Sa inyong dalawa. Yan si Moto Breezy at si PJ Motovlog and Adventures. Power to the people. Saka Sister Geraldine. Sana tayo, nawala ako kanina. Ah, okay, so yun nga. Yung talagang purpose ng mga riders group, dapat eh, may mga advocacy po tayo na nakakatulong sa community. No, yung, hindi yung tipong pabigat tayo sa society. Sana all, may OBR. Sweet naman. Oo. Eto, mga masters, isa rin to sa advocacy ko, charity. Ito talaga yung main hindi reason. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sumasama sa mga charity rides. Oh, okay. Gago! Kita nyo, labo na ng mata ko. Follow the leader tayo. Para kung ma-shoot sila sa lubak, siguradong sama-sama. Magaling kang kupal ka. Okay. Someday pag monetize din na yung channel ko mga masters, asahan nyo tuloy-tuloy yung blessings, yung mga charity activities. Yan yung ano ko eh, main goal, yung main purpose. Kaya nga motto ko, ride is my passion, charity is my mission. Yan yung baka slogan ko na ano, bilang rider. Sana kung papala rin makamonetize within this year or sooner. Shout out nga pala sa mga friends ko na walang sawang sumusuporta sa aking munting channel. Woo! Sa pinsan ko kay Marinong Biliranon, Bebs Life Vlog, sa isa kong pinsan bagong nagpa-vlog kay Namchan Vlog. Oh, ito pa yung isa namin kasama. Bro, ayan, bayaw yan ni ano, ni PJ Motovlog. Yun, naulan na. Matay tayo dito. Mababasa yung camera ko. Anyway, pag lumakas, tatanggalin ko na itong mga masters. Kaya, baka, hindi na ako makatuloy pag-vlog.
Pag naputol to, umulan na talaga ng malakas. Medyo malapit na kami sa area. Barangay Pituguhan na yata to. Yung bahay kasi nila nasa housing. Umulan pala dito. Bakas. Okay, liko sa kanan. Sabi ng aming lead woman. Babae yung nagli-lead. Alright. Andito na kami mga masters sa housing. Dito sa Villa Blanco. Sa bahay ng... malapit na kami sa bahay ng beneficiary. Yan yung kasama namin na sa Evo Riders, yung babae. Kakilala niya yung biktima. So, dito na kami. Daming humps. Toing, toing. Ito, hamburger. Toing, toing. Right, we're here, housing Villa Blanco, mostly dito mga galing sa mga hazard prone areas, yeah, pinalipat sila dito. Alright, so we're here. Ding 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 ding. Power, power. All right.